God is able. From disability to possibility. Magandang umaga, tanghali, gabi mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS, ang God is Able, ang programang nagtatanghal ng mga Pilipinong PWD, laanay katatagan at pag-asa, from disability to possibility. At ang God is Able po ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Magandang umaga po, gabi at hapon, at kung nasan man kayong dako ng daigdig. Yes po, kami po ang God is Able at kami po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod po dyan, kami po ay mapapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kami rin po ay maaari niyong i-message sa smart number 0999-223-5675 and globe number 0916-296-6620. At pwede rin po kayong tumawag sa aming landline 8-654-3322 local 401. Ayan, Miss Peggy, kumusta po kayo? Hello! Happy New Year! Mabuti! Sa grasya ng Diyos, mabuting mabuti. Ikaw, Edel, kumusta? Okay lang din po, mabuting mabuti, at I am so blessed to be with you, Miss Peggy, and Happy New Year po sa lahat. Happy New Year, Miss Peggy. Opo, baka po meron tayong mga bagong manonood, maybe you can tell them, ano po ba ang God is Able? Okay, alam mo Edel, ang God is Able, di ba kagaya ng lagi nating sinasabi na ang God is Able is an organization that partners with the churches, Christian churches in the whole Philippines. Kasi po, ang God is Able po, ay kami po ay, ang pinaka-programa ng God is Able ay ang Gift of Mobility at ang Family Camp. Ang Gift of Mobility po ay we partner with churches kasi po naniniwala kami na it could be a tool in bringing of the PWDs and their families sa pagbibigay ng mga crutches, ng wheelchairs, ng mga canes, the walkers, na ito po ay maaaring maging daan upang tayo pong lahat na hindi natin kilala ang ating Panginoong Jesus ay magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Jesus through the churches that we have been partnering with. At ang wheelchairs po, pinamimigay lang ng God is Able. Yun po ang aming advocacy. Wow, Miss Peggy. We're looking forward kung ano man po ang iniready ng Panginoon para sa ating mga kaagapay through God is Able this 2023. Mm-hmm. Today, Miss Peggy, we have a very special guest. And would you like to introduce him for all of us? Yes. Ang ating pong panauhin ay si Mona Pilado. Siya po ay... he's working at tahanang walang hagdanan, and ang kanya pong condition, he has a limb girdle muscular dystrophy. Ito na po si Mr. Mon Apilado. Ayan, good morning, good Hi, afternoon, Mon. Good evening. Hi po, Miss Peggy. Miss Peggy. Hello. Miss Peggy and Miss Edel, thank you very much for that introduction, at magandang umaga, tanghali, hapon sa ating mga manonood and nakikinig. Thank you po, Sir Mon. Welcome. And would you like to introduce more of yourself? What do you do? Saan kayo connected? Para mas maging acquainted naman kami sa inyo po, sa inyong ginagawa. Yes, Ms. Edel. Gaya nga nung introduction ni Ma'am Peggy kanina, I work in Tahanang Walang Hagdanan Incorporated. It's an NGO for persons with disabilities. And specific yung disability dito, more on orthopedic. So, ibig sabihin, wheelchair and yung mga naka-crutches. Ano, yun yung mga nandito sa Tahanang Walang Hagdanan. And I work in the admin office. That's what I do. And, basically, ang ginagawa namin is we are training persons with disabilities to be productive and employment then for our PWD sector. Wow, thank you so much for sharing that, Sir Mon. Ibig sabihin,
hindi lang kayo natutulungan, kayo ang tumutulong, ano. I am not so well versed of your condition, but I am excited to learn ngayon pong araw na to. Miss Peggy? Mm-mm. So, we're about to begin na. So, first question, Mon. Kumusta ka nung ikaw ay lumalaki? Alam mo na ba na meron kang muscular dystrophy? Okay, Miss Peggy. Actually, ako ay ipinanganak na, you know, a regular kid. Kapag ikaw ay isang bata, talagang gusto mo lang naglalaro. Very playful ako nung ako ay bata pa, no? Nagtutumbang preso, nagpapatintero, nagtataguan, and other sports. So, I had a regular childhood, kumbaga. Happy-go-lucky lang. Kung ano yung ginagawa ng mga bata, yun din yung ginagawa ko noon. Na as a person without disability. Miss Peggy? Mm-hmm. So without disability to ha, yung sinasabi mo. Pero paano, kailan ka nag-umpisa na naramdaman mo na meron ka palang disability? Nag-start, Miss Peggy, na nagkaroon ako ng nakaramdam actually. I have no idea na disability pala yun o sakit. I was 15 years old sa third year high school ako, and nag-undergo ako ng training for cadet army training nung high school. Habang nag-training ako, na habang tumatagal yung training, naging 2 months na, naramdaman ko na yung panghihina ng aking legs, ng aking arms, and I have no idea na ito na pala yung condition ko, which is muscular dystrophy. Miss Peggy? So anong naramdaman mo, Mon, when you felt it na meron ka na palang condition na ganito? Kasi at first nga, you were so active, na parang ordinaryo kang bata talaga, na you can play lahat ng klase ng paglalaro ng active sa labas ay nagagawa mo. Pero so, ngayong, syempre, naramdaman mo na natutumba ka na, ano ang pakiramdam sa emotionally and mentally? Miss Peggy, emotionally, talagang I was affected that time. Sobrang affected ko kasi nga I'm not used to this kind of condition, o yung hindi ko nagagawa yung dati kong mga ginagawa dati, na, you know, I could run, I could take care of myself, and other things, na I can go out with friends, mga ganon. So yung emotions for that time, parang bumaba din yung self-confidence ko, yung kumpiyansa ko sa sarili. Dahil nahihiya ako dun sa condition ko. Lalo na nung gumagamit na rin ako ng mga mobility aids. Instead. Sir Mon, sinashare nyo kanina, no, na very active kayo sa school, nagsi-CAT pa kayo. Was it parang bigla na lang kayong hindi makapaglakad, or is it a gradual condition na parang nag-progress lang to the point na hindi mo na magawa yung mga dati mong ginagawa? Actually, Miss Edel, gradual siya. Hindi naman nung naramdaman ko yung sakit ko, yung condition ko, na hindi na ako makalakad, no. Actually, nung naramdaman ko yung panghihina ng aking legs at mga kamay, na natutumba ako, hindi naman ibig sabihin hindi na ako makalakad. Nakakalakad pa rin naman ako. Kaya lang, there were times na malakas naman talaga ako. Nakakalakad, nakakatakbo pa rin konti, nakaka-akyat ng hagdanan. Pero ang naramdaman ko habang tumatagal, nararamdaman ko rin yung weakness. Pabago-bago siya. Kasi during that time that I was a teenager pa lang ako. Pero ngayon, presently, iba na yung pakiramdam ko rin. Ms. Edel? Sir Mon, siguro yung follow-up question ko is, nung nalaman ninyo yung condition ninyo, paano in-explain sa inyo to ng doctor? Kasi you were a teenager, so paano in-explain sa inyo yung condition ninyo?
Ms. Edel, that's a very good question. Kasi noon, I was a teenager. I was 16 years old, you know. Nandito na ako sa Quezon City. Nasa Purser College ako. Kaya lang, patuloy pa rin yung panghihina at natutumba talaga ako. Na parang nagbabakol yung tuhod tapos matutumba ka syempre. Ang nangyari, nag-undergo ako ng laboratory, a lot of laboratory tests, and then meron pa yung EMG na it will test your muscles kung ano ba yung nangyayari. And then I was told by the doctor na parang ang suspicion nila, it's muscular dystrophy, but they have to confirm it. So ang ginawa sa akin, ako ay nag-undergo ng biopsy. So ang ginagawa sa biopsy, they will take a sample of your muscles, a tiny sample of your muscle, then they will test it. And ang outcome nga nung laboratory test na yon, nung kumuha ng muscle sa arms ko, it's limb girdle muscular dystrophy. So nung naano mo, kasi di ba, sige Edel. Miss Peggy, kasi parang naano lang ako, in my mind is for a young man na may ang daming, yun yung panahon na marami ka ng future plans eh. Anong gagawin mo sa college? Ano yung iti-take up mo para for your future work, di ba? Kung gaano kahirap yun for sermon on that particular moment na doon niya nalaman na may sakit siya. So, it's just my feedback, Miss Peggy. Kaya nga, no, gusto ko itang tanungin kasi syempre, di ba, yung mga activities mo, yung usual activities mo, syempre, alam mo na medyo may limitasyon ka na or talagang limitado na. Nung sinabi sa'yo ng doktor na meron kang limb girdle muscular dystrophy, so how did it affect you? Yung mga plans mo at nagkaroon ka ba ng series of, syempre, di ba, let's face it, emotionally, may magbabago. And then mentally, merong magbabago, di ba? And then physically, kasi malaki yung pagbabago. So, paano mo ito hinarap? Okay, so Miss Peggy, syempre 16, tama, 16 years old. Nung kinausap kami nung doctor, yung natulungin sa akin, kasama ko kasi noon yung mother ko. Ang sabi niya, Mrs., ang anak niyo po may limb girdle muscular dystrophy. Wala pa pong gamot ang sakit na ito. At ito po ay namamanay. So, yung mga typical na explanation ng doktor. I remember yung mother ko umiiyak kasi siguro na narinig niya na wala pang gamot ito. So, doon siya affected. Naapektuhan siya. Umiiyak na nga. And then, ang sabi ng mother ko, Miss Peggy, Dok, kasalanan ko po ito. Kasi I remember nung ako pinagbubuntis ko si Mon, parang gano'n, nanigarilyo daw siya in some part of her pregnancy. Pero ang sabi ng doktor, Mrs., hindi niyo kasalanan. Kasi habang pinagbubuntis niyo si Mon, nandyan na yung sakit na yan. Gano'n. So parang in a way, sinisi ng mother ko yung sarili niya. Ako naman, habang nakikinig, siguro yung age talaga is a big factor. Na kapag kahit na medyo parang affected na yung life mo, that time parang wala lang sa akin eh. Siguro nga dahil malakas pa ako, hindi pa naman ako gumagamit ng wheelchair noon. Natutumba lang ako, yes, pero nakakatayo akong mag-isa. Yun. So, nung sinabi sa akin mong doktor na yun, na wala pang gamot ng sakit ko, parang okay lang. Pero habang tumatagal, doon na pumasok yung realidad na nararamdaman ko na kasi yung weakness. Habang tumatagal pala, nanghihina. So, dumating yung point na talagang I went into depression, na parang nahihiya na akong lumabas, kasi nga ayoko makita ng mga friends ko na ako nagbabaskong na. Kasi nga, I need a cane, o baskon, para ako ay makalakad ng mas matagal o mas mabilis. Ms. Peggy? Nagbabaston na kayo, Sir Mon, at a very young age. Ano yung nakita niyong response ng
mga friends ninyo on that? Were you bullied or were they parang helpful sa naging condition ninyo? Actually, Miss Adele, nung first year college kasi ito, yung baston ko, just to share it, ha, kasi galing ako ng province, yung mother ko galing din ng province, no? Nagpagawa talaga ako ng baston. So, si mama naman, nagpagawa siya ng baston. Yung baston na yun, nagulat ako pagdating, parang baston ni Moises. It's a big cane. Tapos nasa Quezon City ako na nag-aaral. Siyempre naiya akong gamitin niya. Sabi ko, ma, ano, tabat-tabat, ang laki-laki nito. Siyempre kawayan yun eh, matatag yun. So, binalik niya nung bumalik siya dito sa Quezon City. Yung mas maliit na baston na. Kasi nagulat talaga ako, natawa ako na yun ang gagamitin ko. And nahiya din. Kasi ang laki talaga. Parang si Moses naman ako niyan, ma, kasi ganun. So, ang nangyari noon, makakuan siya, parang in denial pa rin ako, inipilit ko na ako pa rin yung dati na I can do anything, na talagang I can go wherever I want to. Pero yung katotohanan, yung realidad na okay, parang ito na nga siguro na ito yung condition ko and I have to accept it. Follow-up question ko po, Sir Mon. How did your friends respond na nakita nila na nga you need a help sa paglalakad? I had classmates kasi I graduated in a Catholic school in the province. And yung mga friends ko, kapag umuwi ako, kaya may nagulat sila. Oh, ba't nababaskan ka na? Ito ganyan. And then sabi ko kasi nung diagnosis ako, from my doctor na yung weakening of the muscle, so I need the baston. And then sa kanila, okay lang naman kasi that time, nakakalakad pa rin naman ako talaga kasi at 16, fun pa rin. Malakas-lakas pa naman ako. Pero habang tumatagal na, yung current na yun, yung present, pag nakikita nila ako, naka-wheelchair na ako. Remember, pang baston to walk. Walker, and then wheelchair. Medyo nagulat sila, ba't naka-wheelchair na ako? And what I do is that I tell them, ganito kasi yung nangyari. I have this condition, muscular dystrophy, because the muscles, over time, talaga manghihina pa ako. So, medyo nakaka-depress talaga siya, pero sinabi ko, ganun talaga, that's life. I have to live life. Live my life to the fullest. Ayoko yung kaawaan yung sarili ko. Although, dumating ako sa part na yun na talaga nag-self-pity ako, talagang nagkulong ako. So, yun nga, dumaan ako sa depression din, emotionally. Mon, sabi mo dumaan ka sa depression, di ba? Kasi, di ba, sobra talagang hirap naman talaga harapin. Kasi from walking to nakaupo ka na sa wheelchair. And then, during the time na you were into depression, sino ang natakbuhan mo? At ano yung mga response sa'yo ng yung mga classmates mo? Kasi did you go through yung process na kailangan mo ba sa kanilang i-explain ang, ano, not only to your friends, sa iba pang mga, kasi yung mga batchmates, diba? Magugulat talaga sila eh na, yes. O si Mona sa wheelchair na siya, diba? So how did the school also handle this for you? Nagkaroon ba ng explanation or sa teacher mo? Parang, Simon, kaya na siya ganito ngayon kasi he is in this kind of condition. Meron ba sayong nag-step up para sa'yo na gumawa nun? Actually, Miss Peggy, sad to say, wala. Alam mo kung bakit. Kasi hindi rin ako nag-open up sa kanila. Sa school, kasi that was 1993 onwards, wala pa akong kaalam-alam sa mga disability rights na dapat yung DT-344 natin, accessible yung school and other buildings. I have no idea ng mga panahon na yon. Kaya parang kinimkim ko lahat. And then I remember in college, kasi nga,
nanggaling ako sa isang Catholic school na buo yung ang tawag dito, yung sarili ko na nagkaroon ako ng vocation and I wanted to be a priest because when I was in school, nung ako'y nag-aaral pa nung high school, I was also an acolyte. So parang dumating lahat yon. And then, paano na to? Naisip ko yung dream ko to become one, to serve God. Parang to become a priest. No? Hindi ko na makakuan yun, ma-attain. So dun pa, grumabi yung depression ko na, ay, wala na palang mangyayari sa akin. And then I went to school kasi noong 1993, I was in the seminary but I was advised by my rector na you should dress and then if you think you're okay, you come back. Kaya lang, ito pa, hindi naman ako naging okay, lalong grumagrabe kasi yung condition ko. So I transferred from Quezon City to Tarlac to continue my studies kasi I wanted to finish my studies. So nag-enroll ako doon, yung parents ko naman, you know, so supportive. So yung mas malapit na lang, para uwian ako sa amin. And I'm still commuting, ha. Nagko-commute ako ng jeep, nagko-commute ako ng bus. Kaya lang, mobility-wise, talagang nahihirapan ako. And itinatago ko yon, even yung mga sa jeep na, pwede ko namang sabihin, kuya, wait lang, hindi ko siya pinapa-stop. Na pag, ang jeep kasi, once na ko sumakay ka, aandar na yon. Pero dadadala ko yung baskong ko. So parang lakas ng loob lang. Kasi nga, nandun pa rin sa sarili ko na ayaw kong tanggapin na ito yung condition ko na mobility talagang, mobility-wise talagang na-lessen na. But yung acceptance kasi, wala pa rin. Yun, Miss Peggy, yung nangyari sa akin. Miss Peggy, sorry. Mm-hmm. Miss Peggy, nai-imagine ko yung kinukwento ni Sir Mon na yung pag-umandar, ay pagsakay man ng jeep, aandar kahit di ka nakaupo. Para nga sa walang, para sa hindi nakabaston ang hirap nun. Mm-hmm. Paano pa mm-hmm. para sa kanya. Opo. Correct. Mm-hmm. Kasi minsan, di ba tayo, like for example, pag nag-jeep tayo, di ba, pagka minsan na lalo na pag na-tsempohan na yung driver, mabilis siya na bigla na lang hindi kanya napansin, napaakyat ka, or pababa ka, di ba, minsan umuungo sila. Yun na nga, Emon, hindi mo na-accept yung during that time, pero kanina sinabi mo, it was hard for you, di ba, yung acceptance. Ang question is, when did you finally feel na, ay, ito na talaga, and I really need to accept it, and kailangan kong mabuhay ng moving forward. How did it happen to you, yung acceptance? Yung acceptance, 2009, started 2009. Sabi ko sa sarili ko, ay, anong mangyayari sa akin? Kasi nga, although I have my family with me, buhay pa yung parents ko, and then I have my siblings. Pero, yeah. Alam mo ba yung feeling, iniiwanan ka sa bahay, mag-isa mo doon, although yes, it's all given to you, you have your food, you have everything, nandun na yung kakainin mo, nandun na yung anong tawag dito, yung computer mo, kung may gusto kang gawin, pero, I'm not satisfied. I really got bored. And I had to do something. Kumbaga parang wake-up call sa akin. I had to do something. So 2009, naghanap-hanap na ako dun sa Yellow Pages 5. So tumitigil na ako dun yung mga work for disabled, mga ganon. And then may napuntahan ako pero ayaw nung aking mga kapatid. Kasi parang hindi siya conducive for people with disabilities dahil na madali daw yung dormitory, etc. So, hindi ako natuloy noong 2009. Come 2010, naghanap ulit ako. And then, that's where I found tahanang walang hagdanan. So, I remember, ang bagal-bagal pa, dial-up pa yung connection nun. And then, sabi ko, work for the disabled, sabi kong ganun. And then, may Yahoo group doon nakalagay, work for the disabled. And if you're familiar with our former executive director, si Ma'am Carmen Subiaga. She was the moderator of that Yahoo group. Hindi pa siya connected with NCDA noon. She's connected with Tahanang Walang Hagdanan. And then sabi niya, nag-message ako.
ang sabi ko ganyan, I am a disabled person kasi wala pa akong alam sa mga person with disability, so disabled talaga ang tawag ko sa sarili ko. Gusto ko magkatrabaho. Nag-reply after 2 days and then, okay, anong pangalan mo, anong condition mo, disability mo, and then college graduate, until finally nag-chat na kami via Yahoo, nag-video call na rin, and then i-send mo yung requirements mo because in tahanan walang hagdanan, they're looking for college graduates na mga persons with disabilities who will teach English online. Kasi may partner noon ang tahanan walang hagdanan. Isang Korean school na ang kwan nila, focus nila is to hire persons with disabilities na kayang magturo ng English. That's why yung qualification was you should be a graduate of any four-year course. And it all started that way with tahanan walang hagdanan. And then after a year, tuloy-tuloy pa na po ito. So after a year, nagkaroon kami ng problem with the school. May mga naging issues. So, tahanang walang hagdanan canceled the partnership. So, ang nangyari naman sa akin, I applied directly to tahanang walang hagdanan. And then, doon na ako naging connected with them. So, hanggang sa, I remember yung designation ko, I was the assistant to the HR and Social Services Director. So, ako yung nag-asikaso ng mga needs dun sa HR office, and then sa social services part, like yung mga wheelchairs and others. So, doon na rin na nag-umpisa na matuto ako na maging isang empowered na person with disability. Yun ako na, yung ko natutunan, ano ba yung mga rights? Natutunan ko, ay, may 20% discount pala ang mga persons with disability sa gamot, and then even sa mga hotels, meron din discount yan, may 5% sa mga grocery items. And then, ang tahanan walang hagdanan kasi is very active sa mga persons with disability activities. So, bawat may activity, pinapa-attend kami. And yung mga bago, because I was new noon, yung mga bago ang pinapa-attend nila. And then, doon nabuo yung knowledge ko about the persons with disability sector. Mon, going back ano dun sa onset, kasi ikaw, syempre di ba family yan? So family, yung PAD, sila yung PAD, ikaw yung PWD. So during that time na when the doctor says na progressive yung ano mo, syempre, I mean, nung sinabi sa mom mo na ma'am, sa sinapupunan pa lang po nyo ay meron na siyang disability. So ano naman, do you remember? Ano ba yung reaction ng mami mo? Kasi sabi mo nga, di ba parang merong pagsisisi. So, paano kayong dalawa ng mami mo? I was really close with my mama. Kasi siya yung palaging kasama ko. And then, when I was having my lab test sa hospital, and even my biopsy, nandun siya. Kaya yung relationship namin ni Mama, we're like friends kasi parang, ang tawag nito, she's really supportive of what I want. Kaya lang, nung dumating din yung point sa kanya na pati siya naging apektado dahil ang alam niya, kasalanan niya. And sabi ko, Ma, narinig mo naman yung doktor, di ba? Kung some part of your pregnancy ay nangigariliyo pa, hindi yun yung factor kung ba't ako nagkaroon ng muscular dystrophy. Kasi, pinagbubuntis mo pa lang ako, nandito na pala yun. Nandun na yung muscular dystrophy habang ako ay nasa pinatupunan mo. Yung onset nga lang ay teenage years bago siya lumalas. So, Sir Bon, nabanggit ninyo na even your mom was disappointed. Pero kanina, early on, you also mentioned that you had a depression. Would you like to share with us what was your walk, yung paano nangyari yon, and how did you overcome? I wanted to hear that. Siguro sa akin, yung depression ko kasi, dumating yung point na ayoko talagang lumabas, ayoko magpakita kahit sino mang tao.
And then, although nakita na ako ng mga friends ko na ako ay nagbabastol na, yung mga early days of my disability, ayoko sumama sa kanila. And then, kasi nga, ayoko yung parang tutulong-tulungan nila akong maglakay or i-assist nila ako dun sa pagsakal dun sa sasakyan o sa tricycle o sa jeep, mga ganon. Hindi ako sumasama. So, I isolated myself for a long, long time. Siguro, it took me decades to really accept yung condition ko. Kasi, pagka-graduate ko kasi ng college, Ms. Edel, nagturo din ako. Nagturo din ako sa nag-elementarya sa ating alma mater, sa Mancada Tarlac. Kaya lang, hindi na kayanan ng katawan ko. Masyadong rigid talaga kasi I was an advisor of grade 5 and then lahat ng ang binigay sa akin full load na English subjects from grades 4 to 6 and then my religion subjects din. So parang bumigay yung katawan ko. So dumating yung point na nag-excuse na ako, hindi ako makapasok. And syempre si school naman, ang gusto niya yung talagang fun. Yung talagang magagawa yung trabaho. Kasi financially, si school, alam ko, magtitipid din sila kasi they wanted a full-time teacher. Kung ang request ko ay part-time lang ako, eh, talagang kukuha sila ng iba. Kaya doon pumasok ulit yung depression ko pa na, my gosh, yung trabaho ko, hindi ko na maitutuloy. And then, kan 2009 nga, na kwento na siya, napag-isip-isip ko na tama na. Yung decade, yung 10 years, ang haba nun. Kasi, nag-graduate ako ng college, natitapos ng 1997. 1997 ako nag-graduate ko na sa Tarlac. And then, first work ko pa yun, first job. And then, talagang hindi ko ma-explain eh. Yung ganun pala ang depression, kapag wala kang kausap, tinatago mo sa sarili mo, ang hirap. I mean, yung magdadasal ka, parang walang kwenta naman yung dasal, parang ganun. Pero hindi ko naman sinisisi, Lord. Hindi ko naman sinisisi sa condition ko. Pero dumating yung point talaga na kahit hindi natin ako pinapakinggan ni Lloyd sa mga dasal ko. Pero in a snap na kwento kasi, naisip ko lang, I have no idea. Ako rin until now, hindi ko alam kung ba't ko naisip na I have to do something. Kaya tumawag-tawag talaga ako. And I'm just happy. And at the same time, I'm also lucky na nalikontahan ng walang hagdaman na nag-start kay Miss Carmen Subiaga. Ganun, Miss Edel. Mm-hmm. Naisip mo ba, Mona, kasi diba, you went through depression, tapos sabi mo nga na parang hindi naman ako pinapakinggan ni Lord. Pero diba, there was a time na kanina sinabi mo na gusto mo maging pare. Gusto mong makasilbe sa ating Panginoong Diyos. Oo, diba? So, ngayon ba, naisip mo ba na you are an avenue of the Lord? Naisip mo ba ngayon sa panahon na ito na ikaw ay isang PWD at hindi mo nakuha yung dream mo na maging pare? Pero naisip mo ba na ay nakakapagsilbi pa rin ako sa ating Panginoon? That's a very good question, Ma'am Peggy. Ano? Totoo yan. Ngayon ko lang na-realize. na-realize ko naman na a few years back na parang nung pagdating ko rito, mga 2010 to 11, mga years na yun, doon ko napagtanto, pwede ko palang gando, pwede pa rin pala akong mag-serve kay God. Na kahit hindi ka pare or you're not part of a congregation, you can still serve God. Kasi given na ang tahanang walang hagdanan was founded by a Belgian missionary nun,
from the ICN congregation, parang na-inculcate din sa akin yung importance ng isang tao, and it doesn't matter kung ikaw ay may kapansanan o wala. Kasi dito, gusto nilang ilabas sa iyo kung ano yung meron ka. A skill, and yung kumpiyansa sa sarili mo na ibalik. Kasi nawalang ng kumpiyansa ng karamihan sa amin dito. We have different stories. Pero because of Sister Valeriana Burks, our founder, na bigyan kami ng direction. And ngayon, kahit wala na siya, she passed away in 2017. We are her legacy. Tahanang walang hanggan ang Sister legacy. Kaya ako ay patuloy pa rin na nasiserve sa organization. And at the same time, thank God. Kasi Miss Peggy, yung spiritual life ng isang tao, important talaga yon. Kasi kung wala kang spiritual life, wala ka rin direction. It's not always worth. You also have to have a relationship with God. Kasi, correct. Totoo yun, Edila, no, na in everyone's journey, whether you are you have disability or you are non-disabled, alam mong pinaka-importante is our connection with the Lord Jesus. Kasi like yung sa mami mo nga, I remember yung sa John 9:3, kasi din sinabi ni Mona, sinisisi ng mom niya, no? Sinisisi ng mom niya yung ginawa niya na parang pagsisigarilyo, yung parang mga bisyo. Kasi di ba sa John 9:3, maliwanag naman na sinabi ng Diyos na it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. Di ba maliwanag? So parang, di ba, doon po sa mga nakikinig ano, sa atin, kagaya ni Mona, na ini-interview po namin, na nakikita niyo po yung mga detalye ng sinabi ng kanyang simula sa kanyang magulang at sa kanya na hindi po ito ha galing sa ating Panginoong Diyos. At saka by the way, Mon, I remember, 'di ba ikaw ay naglalaro kasama ka sa national team ng Bosha? So po. Yes, so anong kay... ano? Oo, yun 'di ba? Yung pang-isa, never in my wildest imagination na ako ay magiging atleta. Nakakatuwa. So, siguro talagang God works in mysterious ways. And isa ito sa mga nangyari sa buhay ko na imagine, aba, hindi ka lang atleta, naging national para-athlete ka pa. masaya ang naging isang para-athlete. I play Bosha, as you can see dito sa ating ID lanes, yan, Team Pilipinas po siya. Actually, naglaro na rin kami after 2 years na na-postpone because of the pandemic. Nakapaglaro na rin kami last year sa Indonesia for the 11th Para-ASEAN Games. So, I'm so happy. In a way, it's sad kasi nga, parang it's my first time, pero yung magka-medal sana, pero siguro bonus na lang din yun, and I know God has other plans for me as a person and as a para-athlete. Kaya tuloy pa rin yung training, and we're looking forward this year. Baka June po ang 12 para-ASEAN Games na gaganapin naman sa Cambodia. So right now, nagsasabay ko yung dalawa. I'm working and training at the same time. So, I'm just so thankful for this opportunity na binigay din ni Lord sa akin. Miss Peggy. Miss Peggy, ang ganda nung ano, from yung, kasi kanina na-mention ni Sermon yung empowerment na na-experience niya from the institution that he is working right now, at ginagamit din ng Panginoon yung empowerment na yun na natutunan niya dito naman sa sports na ipinasok siya ni Lord, which is Bosha. Actually, I've only learned about Bosha last year when we have another guest that is a Bosha player or a Bosha athlete. And I am so amazed, no, Miss Peggy, kung yung mga tao nga na hindi naman physically disabled is
parang feeling nila minsan wala na silang pwedeng gawin pa. But that's the example of the life of Sermon, who is even in a work position niya, no, sa tahanang walang hagdanan. He's very competent. He's been teaching English. He's a teacher of a school and now an athlete. What kind of empowerment is that if it is not from the Lord? So, Sermon, siguro yung question ko ngayon sa inyo is, sabi niyo kailangan may relationship sa Panginoon ng isang tao. Ano? How has the Lord been continuously empowering you despite of your circumstance? Kasi parang wala naman kayong iniindang disability. I mean, you have been used by the Lord, hindi lang sa Pilipinas, no, pero dinadala niya kayo sa ibang bansa, Sermon. Oh, Miss Edel, ako nga rin na nagugulat na lang kasi hindi ko talaga lubos akalain na magagawa ko itong mga bagay na ito. Kagaya nga ng pagiging isang para athlete, and then nabigyan ako ng trabaho dito sa tahanan ng walang hagdanan. Nakakapunta ako kung saan-saan. Ano. So, grabe yung blessings ni Lord talaga. Kaya, every time I always thank God for everything. Thank you for the blessings, everything. Pagkagising ko sa umaga, number one talaga, thank you, Lord. Thank you, Lord, gising ako. Kasi yun na lang, blessing na ulit to continue the things that I'll be doing for the day. Every day, I do that. And then when I retire in the evening, then, thank you, Lord, for another day. Kahit na, let's say, it's not a good day, you still have to thank the Lord. Kasi, nandiyan ka to continue the things that you have to do in life. Kaya, basta ako, dati kasi pag nag-pray ako, I pray like, Lord, gusto ko nang ganito. Lord, sana tulungan mo ko sa ganyan. Ngayon, bago ko hihiling, I thank the Lord for everything. And then, panghuli na lang yung Lord, tulungan mo ako dito. I need it. And then, I end my prayer with thanks to the Lord. Yun yun. Naiba na yung pagdasal ko dati. I remember when I was praying in my younger years, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito, ganyan. So, natutunan ko na you should always give thanks. Give thanks to the Lord. Always. Then, He'll do the rest. Mm-mm, correct. Give thanks to the Lord in all circumstances, di ba, Edel? Yes. Maliwanag na maliwanag. Sige. Yes. go ahead, Miss Peggy. Maliwanag na maliwanag, no, na napaka-real ng Diyos sa buhay ni Mona, no? That in His weakness, the grace of the Lord is sufficient. Alam mo, Edel, para sa mga nakikinig, ano, ang tingin siguro ng mga ang nakikinig ay lalo na yung mga may pinagdadaanan na depression po, ano, kung nakinig po kayo simula sa umpisa hanggang sa ngayon na malapit na po kaming matapos, sabi po ni Mon, dun sa depression niya ay, di ba, na hindi niya alam kung paano ito gagawin, makakaalis dun sa depression. Pero di ba, nang sinabi niya na parang kahit yung dasal, parang walang nangyari, but look at him now, di ba, where the Lord has brought him. Kasi parang isang araw naramdaman na lang niya na kailangan akong merong gawin. But you know, that's the work of the Holy Spirit. Ang nakasama po natin, tayo pong lahat, ay merong kasama na ang ating Panginoon ng presensya, at alam po natin bumubulong yan sa atin. So, kung ano yung gusto ng Panginoon, sundin lang po natin at makikita po natin na tayo po ay lalakas at, you know, we will be victorious kagaya ni Mona, no, Edel? Yes po, agree po ako dyan, Miss Peggy. And yung pagkakaroon ng grateful heart, it's from experience eh. Kung ano yung mga nakita natin na galaw o kilos ng Panginoon sa buhay natin. Mm-hmm. Siguro yun yung gusto kong tanong kay Sermon. Sermon, if there is something you would like pa to share with
those sa mga nakikinig natin sa atin, ano, ano yung mga ipinagpapasalamat nyo ngayon? Especially now, it's a new year, it's 2023, sermon. Maybe you would like to share with us, ano pa yung mga ipinagpapasalamat nyo ngayon sa Panginoon? Marami, never ending yung one, yung pasasalamat ko sa Panginoon. Sabi nga nila, wala kang problema. Mawawala lang yung problema kung pagpatay ka na. Nandun lagi yung problems. Pero yung problems kasi na yun, it will guide you din kung ano yung resolution. Pero you cannot solve a problem without the Lord. Yun yun. Peace to experience talagang walang iba makakatulong sa'yo si Lord pa rin. We have your family, that's good. Pero part of that is the Lord pa rin. Kaya yung sabi ko nga kanina, yung spiritual life, hindi man ako naging pare. I'm happy. Kasi sabi nga ni Miss Peggy, parang naging avenue din ako ni Lord to serve Him, no? In other ways. So it's not only the priesthood, but there are other ways pala, which I'm doing right now. You know, helping persons with disabilities, lalo na yung mga kasamahan ko dito sa tahanang walang hanggan. Thank you so much for sharing that sermon, ano. It is a good avenue to minister to others when we natutulungan natin sila dun sa kanilang immediate needs. And alam natin na maraming tao ang ganun na lumalapit sa institusyon or nandiyan sa institusyon na pinagsisilbihan niyo, Sir Mon. And we would like to thank the Lord, no, for bringing you out from dun sa moment na hindi mo naintindihan, na depressed ka, nahirapan ng even yung mother mo to accept what has been happening to you. Pero kung nasaan ka ngayon, that journey, you know, we would like to thank the Lord for that journey that He allowed you to experience. At we pray na mas marami ka pang talagang mabless kung nasaan ka pa ngayon. Miss Peggy? At saka alam mo, Hamon, I remember yung sinabi mo kanina, na yung sinabi ng mami mo na kasi naninigarilyo ako, kaya ka nagkaganyan. I remember yung sinabi mo na ano ka ba, mami? Sinabi na nga ng doktor na hindi dahil doon. Alam mo, napakagandang sagot na, alam mo, ikaw din sa puso mo, wala kang pagsisisi, no? Hindi mo rin tinignan sa ganung aspeto na ganun, na maaaring sa ganung bagay, kung hindi talagang, you're very positive, even if you know, na alam mo sa sarili mo na, you will go through this, no? At napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga pangyayaring meron na nangyari sa inyong buhay. Sige, siguro po, no, Mon, as we end, no, kindly give yung message mo for our hearers. Thank you, Ma'am Peggy, sa mga nakikinig sa atin ngayon at mga nanonood. Always remember, every day you thank the Lord for everything. Dumadaan ka man sa pagsubok or challenges in life, the Lord is still there. He will never forsake you. And I attest to that. Kasi dumating man yung time na pagdaanan ko yung darkest moment of my life na talagang I isolated myself, but through Him, He let me out of that isolation, of that dark moment. And until now, I'm grateful to Him. I'm thankful for the Lord for all the things that He has done for me. And hindi lang sa akin, sa pamilya ko, and then the organization that I work with. Kaya siguro nandito ako kasi He has a plan for me. And habang ako ay nandito and I could say that I'm still strong through Him, I will continue my best to work and to support my fellow persons with disabilities. So, wag mawala ng pag-asa. Talagang
yung problem nandyan lang, but kapit lang kay Lord, and like Mabay said a while ago, He will be the rest. Mm-hmm. At paano po ang kumapit? Siguro po, no, pray with us this prayer as we end. Okay, before we end, you pray with us po in receiving the Lord Jesus Christ po. Panginoon, aming Ama sa Langit, marami pong salamat, O God, for giving Jesus to us, O Lord God, that because of Him, O Lord God, resurrection is real, O Lord God. Thank you, O Lord, thank you. Thank you, Holy Spirit, for enabling us, O Lord God. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, sa lahat ng mga kasalanan na alam kong nagawa ko at hindi ako aware. O Lord God, patawad. O Lord, ako po ay dumudulog sa iyong mga paa at humihingi ng kapatawaran, O Lord God. Sa araw po na ito, O Lord, alam ko po na ang banal na Espiritu ay nasa akin, O Lord God. At sa araw po na to, tinatanggap ko po ang iyong anak na si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Hindi lang po ngayong araw na to, kung hindi sa susunod na aking sa susunod na mga araw sa aking buhay, O Lord God, habang ako ay nabubuhay sa mundo ito. Salamat, O Lord. Holy Spirit, help me in Jesus' name. Amen. Amen. At kayo po, no, kung kayo po ay nakikinig, mapalad po kayo na tinanggap mo nyo ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat kagaya po ni Mon, hindi siya magiging wagi sa kanyang buhay kung wala po yung presensya ng ating Panginoon. Kagaya nga po ng sinabi niya that the Lord will never leave you nor forsake you. Di ba, Edel? Amen and amen. Thank you so much for that beautiful prayer, Miss Peggy. Yes po, dun sa sinabi ni Sermon, ako naman po, I have been reminded of Psalms 23. Yung, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. No, and He really is our good shepherd. So maraming salamat po, Sermon, sa inspiration ng inyong buhay. Marami pala talaga tayong pwedeng gawin. Hindi natin kailangan limitahan ng sarili natin, hindi porket may limitasyon tayo siguro sa paglalakad or sa yung iba, maybe sa pagsasalita, ano, to be good ministers of God's good work. So, very strategical, yes, kung saan kayo nilagay ng Panginoon, Sermon. So, maraming salamat po. Miss Peggy, thank you so much for this time. Sermon, uulitin po, God bless. Thank you, Mon. So, natatapos na naman po ang isang oras. Miss Peggy, maraming salamat, mga kaagapay, sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able sa Vision PWD. Ako po si Edel Kutukova. Miss Peggy? Yes, at ako po si Peggy Lotto, 6-7 God is Able. Kami po ang programang God is Able, ano, ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong PWDs from Disability To possibility. Maraming salamat. God bless you all. God bless. God is able. From disability to possibility.